Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoong Jesucristo na siyang pagsasakatawang tao ng pag-ibig ng Ama. Ang Espiritu ng pag-ibig ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Natitipon tayo ngayon bilang isang katawan upang ipahayag at simulan ang triduo ng misteryo Paskwal ng Panginoon. May mga pagkakataong tayo nakalilimot sa atas ng pag-ibig ng Diyos na unang nagmahal sa atin. Suriin natin ang ating sarili upang marapat tayong humarap sa banal na paghahain ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
namin mga kapangyarihan. Sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na namatay bilang haing bago at pang magpakailanman. Para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusan mapakinabangan ay yung dakilang pag-ibig at buhay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10th araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buong. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14th ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Pupuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabing iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos niyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tamang tungkol. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabi niyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng pananay na lalaki, maging tao o hayop man. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umayo po tayo. Bisperas ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nagkahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng diablo sa isip ni Judas, anak ni Simeon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y nagkahapunan, tumindig si Jesus
nagubad ng kanyang matabas na kasuotan at nagbihis ng pigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palangkana at sinimulang ugasan ang paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nagbibigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, Panginoon, sabi niya, diyakan kayo pa ang maghuhukas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kayo ni Pedro, hinding-hindi ko po mahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo, ani Jesus. Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang nalikunan. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, kung hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sinong magkakataon sa kanya. Kaya sinabi niya, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang maugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya nagsuot ng damit at nagbalik sa apag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, ang tama kayo. Sabagay ako nga, kung ang akong Panginoon ninyo at guro ay nagugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. May inyo ang Panginoon. So tayo po ngayon ay sa pagdiriwang na huling apunan at ng paghugas ng mga paa na ating Panginoong Jesucristo na kanyang mga alagad. Bahagi po ng ating pagtugon sa paanyaya na ibinibigay ni Jesus sa atin. Tulad na po ng sinabi ko sa mga pagdiriwang ng ating ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong panahon na ng mahal na araw, ay ina-highlight natin. Bahagi ito ng pagkilos natin na ito ay ginagawa natin. Hindi lang ngayon, panahon ng Holy Week, no? Pero yung ginagawa natin ngayon na rin, ina-highlight lang natin. Binibigyan ng Diyos, pinatitingkad. Binibigyan ng mas maliwanag na pagtugon. Pero yung sabihin ay baka gagawin lang natin na gawin lang natin kapag Holy Week. Hindi ho. Hinahayag natin na nawa ay huwag natin kalimutan na ito ay bahagi ng aming pagkilos sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito seasonal. Bagamat yung Holy Week ay seasonal, pero yung mensahe ng Holy Week ay hindi pang-seasonal, ngunit pang-araw-araw nating pagkilos. At ano po yung binibigyan pansin ngayong araw na ito? Na ang pagdating ng aming Panginoong Jesucristo at ang pagpasok niya sa araw ng bukas, ang Biyernes Santo, ay binibigyan ngayon ng
banal na pagdiriwang ng misa. Kaya po ngayon ay tinatawag po natin na ngayon ay pagdarap ng sakramento ng banal na misa at ang sakramento ng pagbabaro na nawa po ay mabigyan din natin ng pagkapahalaga. Pero ito pong dalawang ito na sakramento yun ay maunawaan natin doon sa paghuhugas ng paa. Ano yun? In service for others. Paglilingkod sa kapwa. Paglilingkod sa kapwa. Maghugasan kayo ng paa. Katulad ng ginawa ko sa inyo. Yun po yung mensahe ni Jesus. Maglingkod. Paglingkuran sa kapwa. Kaya yun ang tanong ang sabi ni Jesus kay Pedro, kapag hindi ko gagawin ito, wala akong ugnayan sa inyo. So sana ugnayan sa pamagitan ng paglilingkod. Sa pamaya po, yun pong ginagawa natin ay kuntingan po natin, yan ay pagkapaalala lang. Pagkapaalala ang ginawa ni Jesus at ang mensahe na nawa ay maging bahagi ng ating pagkilos. At ano yun? Ang paglilingkod sa kapwa. Na pag may ugnayan pa tayo sa Diyos, ano ba yung kaugnayan natin sa Diyos? Masasabi ba natin na yung ugnayan natin sa Diyos ay humantong sa paglilingkod sa kapwa? Pinaglingkuran ba natin ang ating kapwa? May naglingkod pa sa atin? Ano bagay yung bahagi ng pagkilos sa kuntingan po natin na nawa po ay dito natin higit? Sabi ko nga kahapon, no? Na sa panyaya na para maiwasan ang paggawa ng kasamaan, ay kinakailangan na gumawa tayo ng mabuti. At bakit natin gagawin nyo? Kasi nga ito yung pinakapuno at dulo. Gawa na nais nating patularan sa Jesus na naglilingkod sa kapwa. Naglilingkod sa kapwa. Kaya nga, ang tanong natin ngayon sa ating sarili ay ano? Ano ba kayong paglilingkod natin na ginagawa natin sa ating kapwa? Maliban po sa ating trabaho, maliban po sa ating pagkilos sa daigdig na ito, kasi kapag nagtrabaho ka, naglilingkod ka rin. Pero for inyong relation, may tinatanggap kang kapalit, mayroon kang sahod, ano ba kayong paglilingkod natin sa kapwa? Kaya rin po, marami yung pamamaraan na makita po natin na pwede namin gawing paglilingkod sa kapwa. Sabi ko nga po, ay yung pong ating, sana rin makita natin yung ating apostolin, ay yung pong para po sa pagnalangin natin para sa mga may sakit, at sa mga na aalaga ng mga misahin. Yun po ay bahagi rin po na masabi natin ang paglilingkod natin sa kapwa. Mayroong magdarasal para sa mga misahin at sa mga nag-aalaga sa mga misahin. Isa po yun. Ano pa? Sabi ko nga, isa na rin po ay maging bahagi rin ng ating parokya na makagawa pa tayo ng mga programang pangpastoral na tutukoy sa gawain na ginawa ko ni San Martin de Porres. Katulad po ng pangangalaga sa mga misakit, ang mga iba't ibang uri ng
sakit, hindi na akong magdarasal. Ngunit yung mga kaliwanan ng pagkilos na pwede nating bigyan ng pagkasakit para po sa mga may sakit, para sa mga kapatid natin na mga PWD, no? Yung with disabilities, tawagin natin, no? People with disabilities. Makapalangkas din sana tayo ng mga programa. Pero sabi nga po namin, medyo malayo pa, medyo mahirap, ang sinisimulan lang muna natin ay alin, magdasal. Magdasal sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. At yan po ay ginagawa namin tuwing Webes. Tuwing Webes. Sa pamamagitan po ng paglalaan natin ng panalangin sa banal na sakramento sa altar. Yung ating pong pinamay, sabi nga natin ay tayo nang bibigil. Bukas po yung 7 to 7. Sabi ng Father, paliwanag yun. Baka daw akala ng iba ay kinakailang 7 to 7. Ibig sabihin, yung pwede kayong pumunta mula 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening. Hindi na umulugan na 12 hours kayong mag-vigil. No? Yung isang oras na nalamang nahihirapan. So anytime, bagamat may mga tao tayong nilalagay na masabi natin na para lamang magkaroon po ng continuity yung ating pag-vigil. Bagamat naglalagay tayo ng tao na para masabi natin na magpatuloy kasi hindi yung pwede iwanan yung blessed sacrament ng walang tao. Pero ito po naman, maging bahagi po sana ng ating kalinangan na naglilingkod sa kapwa, nagdarasal para sa mga may sakit. Marami pa po iba. Marami po siguro iba. Kailan po, bilang parokya, wala pa po tayo nababalangkas na programa. Wala pa po tayo nababalangkas na programa. Kung tulusin ito pala, yung pag-video. Bakit natin gagawin ito? Kasi magsabi na Jesus. Maging maliwanag na ito yung pagkilos natin na paglilingkod sa kapwa. Ano yun? Ay, nagdarasal po. Nagdarasal po kami. Para sa mga may sakit. Eh, wala ka lang sakit ah. Kaya nga po, ito yung paglilingkod. Panalangin namin para sa mga may sakit kahit na wala kaming sakit. Bahagi ng pagkilos na kung saan ay nakita po natin. Well, sabi mo nga po, ay marami pa po tayo pwedeng gawin. Pero, yun din ang pagtulong-tulungan natin. Kasi, kinakailangan tayo makapalangkas ng mga programa pang-pastoral. In two ways. Una, kayo, bilang personal ng pagkilos ninyo, pwede niyong magawa yun. Saan ba akong makapaglilingkod sa kapwa? Kanino ba akong naglilingkod? Sino ba kayo mga naglilingkod sa akin? So, pinapakalagatan ko rin ba yung aking, yung mga taong naglilingkod sa akin? O yung aking pinaglilingkuran? Kasi yun ang maluwan na sinabi ni Jesus. Kapag hindi natin ginawa yun ang usapan ni Jesus, wala kayong kaugnayan sa akin. Wala kayong kaugnayan sa akin. Yung ating pananampalataya ay dapat tatagos. Tatagos dapat yung ating paniniwala sa akin sa paglilingkod sa kapwa. Walang kwenta ang marami nating kaalaman tungkol kay Jesus. Kung wala tayong pagkilos na ginagawa para sa paglilingkod sa kapwa. So kaya kinakailangan mo natin na maglagi ng panahon at pagkilos. May tanong natin sa ating sarili. At sana rin po, ito rin yung ipanalangin natin. Kasi ngayon po ay year of the Paris. Yung individual na pamamaraan, siguro po nagagawa natin. No?
sa paris? Ano ba kayong pagbiling ko na ginagawa ng pamparomya? So kinakilala mo natin na makita natin yung mas malaking bwersa para po sa pagbiling ko sa kapwa. So sumira rin po halimbawa na drug addiction. May ginagawa ba tayo? Kung po sa sumira rin ng drug addiction, Father, mayroon, ano yun? Nagdarasal tayo sa mga may sakit. Kasi po yung mga drug addicts, kasama po yan sa mga may sakit. Sakit din po yan ang addiction. Kahit sino ang tanongin ninyo, sakit ang addiction. Anong muli ng addiction? Ay sakit. Kaya ninyo, kasama sila sa panalangin. Pero, hindi pwedeng sabihin na wala tayong ginagawa tungkol sa sobranin ng mga halimbawa po ng mga drug addicts. Bakit? May mga nagdarasal. Nagdarasal ako. Tuwing Huwebes, nag-aali ako ng oras. Kahit man lamang isang oras na pagkatapos sa banal na sakramento sa altar. Bakit? Para ipanalangin ko ang mga drug addicts at lahat ng uri ng mga may sakit. So, pero ito po naman yung makita po natin. Makita po natin yung ugnaya na maging bahagi natin. Paglilingkod sa kapwa. At sana po ito ipanalangin natin kasi kinakailangan bilang isang parokya. Mayroon tayong maliwanag ng programang pangpastoral na masabi natin na paglilingkod sa kapwa. Father, kami naglilingkod bilang choir, bilang lay minister, bilang pari. Kasama rin po yan. Kasama rin po yan. Pero hindi lang po dapat yan. Dapat tumatagos sa lipunan nating inagalawa. Tumatagos. Or else, ano ang sabi ko minsan iba? We will become irrelevant. Irrelevant. Kasi bakit? Ang mga sabi ni Jesus, wala kang kaugnayan sa akin. Di ang pagliligtas ng Diyos ay ang pagliligtas sa sanlibutan. Ang kinakailangan na tumatapos din ang ating pagkaunawa ng pagliligtas na ito sa lipunan ng ating ginagalawa. Hindi pwedeng sabihin natin na kami pa ng mga ginigtas ng Diyos. Pero wala tayong ginagawa doon sa mga tao na kalulod sa kahirapan, na kalulod sa karamdaman, na kalulod sa anumang uri ng kasalanan. Kinakailangan magpalakas tayo ng mga programang pangpastoral na makita natin na may ginagawa tayo. Dagdagan pa ho natin, damihan pa ho natin. Kasi marami naman tayo eh. Marami naman tayo. Kaya ito yung ipanalangin natin sa harap ng pagkikamal. Kasana rin po, yung mayroong ibang may kakayanan na gumawa ng pagkilos, sana rin po ay huwag kayong matatabili na tumulong sa simbahan para may pakita ninyo ng halin, tama yung sinabi ni Jesus. Kasi kung wala tayong programa ng pastoral, no, we become mga, kung tawagin po natin yung mga sinungaling. Bakit? Walang epekto eh. No? Wala tayong nakikita ng pagkilos. Kaya sabi ni Jesus, maglingkod kayo sa inyong kapwa. And then wala tayong nakikita ng pagkilos na naglilingkod tayo sa ating kapwa. So kaya kinakailangan mo nating magpalangas, manalangin. Manalangin tayo na bigyan tayo ng lakas at makita natin saan ba tayo pwedeng tumulong.
At ano yung programa na pwede natin gawin? Na masabi natin na, may ginagawa ang parokya natin. No? Kasi hindi naman namin kinakailangan na lahat ay kumilos. Pero yung sabihin, kung tawagin po natin coordinated, ilang, ang problema nga natin siguro dito yun, yung mabubulong na mga ito. Pero meron dyan. Naiyalan siguro. Pero, kinakailangan muna natin yung alin, ang collective understanding na dalawa, pakita natin na alin, kinakailangan ang pagtulong sa kapwa dapat nakikita sa pagkilos ng parokya. Saan tayo tumutulong sa kapwa? At dapat gumawa tayo ng mga pamana. Nandito yung dasal natin sa harapan ng pobre kapwa. Panalangin natin. Kasi ito yung hapon na kung saan ay tutugunan tayo ng pobre kapwa. Dalawin natin sa harapan ng pobre kapwa ng sa ganon. Masabi natin ang Panginoon. Kami rin ay tumulad sa inyo. Nagugasin kami ng mga paa ng aming mga kapwa. Hindi na ho tayo magdalaan ng panahon ng paminilay kasi mismo na nating paghugas sa mga paa. Doon na mismo natin ilalaan yung panahon ng ating paminilay. Gugunitain natin ngayon ang ginawang paghugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga alagad. Pinapaalala nito sa atin na dapat tayong magmahalan at maglingkod sa isa't isa bilang pagsunod sa upang